Hello, 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 hello. Welcome back uli sa ating YouTube channel. Ngayon, syempre, nandito pa rin tayo sa pabahay ng gobyerno dito sa Naic, Cavite. At nandito tayo ngayon sa may Hyacinth Extension at saka Parkstone Extension. So, dito sa may circle sa Kalubkob. At yun nga, pag-uusapan natin yung topic natin ngayon ay ano ba yung ine-expect natin sa mga pabahay na ating nakikita dito sa ating lukuran, yung pinaka-background natin sa pabahay ng gobyerno, ano ba yung inaasahan natin? Basta, kung ano yung ine-expect natin. So ako, halimbawa ako, nung narelocate din ako, kasi narelocate din ako dito sa pabahay, ang inaasahan ko, ang iniisip ko, na mapupuntahan ko dun sa mga pabahay, yung mga nababalitaan ko, sa mga naunang panahon, sa mga naunang taon na karamihan kadalasan ang naririnig natin sa mga pabahay ay ang pangit ng mga pabahay. Napakaampaw ng pagkakagawa at hindi maayos. So ang daming kulang, tubig, etc. Ganun yung iniisip ko. Pero nung pagdating ko sa pabahay, natuwa ko dahil bakit kamo? Napakaganda ng pagkakagawa ng bahay. Naka-tiles na siya at pinturado na yung bahay. Sa ngayon, present po ah. Pero noon talaga, kasi ang dami rin naman natin nababalitaan, talaga nga, napakapangit nga ho nung mga pabahay nung unang mga taon. So, doon yung sarang CR, di maganda yung deposit nung sa waterways, so etc. Napakadaming complain. Pero ngayon, sa mga pabahay dito sa Naic, Cavite, masasabi kong napaka-trusted at napakaganda ng pagkakagawa na ng mga kontraktor, ng NHA, sa mga pabahay na ating nagiging content sa ating video. Okay, so ayun, ano bang inaasahan natin, di ba? Unang-una, pagdating natin dito, masasabi ko, aabutan natin yung isang magandang bahay. Naka-asya para sa isang pamilya na mayroong apat na person, mag-asawa, dalawang anak, and then kahit na maging anim pa, no? Malaki pa rin itong bahay na to. Kasi ang bahay, nagkakabuo siya, sumusukat siya ng kabuuan niya na 40 square meter. So kung meron pa kayo, kung sakaling corner lot kayo, so meron pang espasyo, kahit pa paano magkakaroon pa kayo ng working space sa gilid ng bahay na yon. Makikita niyo, di ba? So yun yung isa sa pinakamaganda, no? Naasahan natin na pagka na-relocate tayo o nalipat tayo sa mga pabahay, yung bahay po talaga nagawa ko ngayong present na taon dahil masasabi ko napaka-trusted at napakaayos. Yung hindi naman, siyempre, yung isang dapat ma-expect din natin na pagdating natin dito sa mga pabahay, yung trabaho din lang po talaga. So medyo mahirap, lalo na sa probinsya, yung sa mga ordinaryong tao, sa mga ordinaryong manggagawa, yung mga minimum earner wager, no? So talagang mababa. So tinatawag na provincial rate. Iyon yung isa pa sa medyo hindi maganda na aanuhin natin dito. Pero kung may trabaho naman kayo sa Manila, o pwede naman kayong lumuwas ng Manila, doon magtrabaho, and then mag-stay kayo ng awik habang tatrabaho kayo, at pagdating ng mga day off, kung ano man, may uuwi ang kayo na magandang bahay. At the same time, para sa akin, no, dahil nga probinsya, yung nature, yung klima, yung tawag dito, ambience, parang marirelax kayo kung medyo na ano na kayo sa puro toxic area, bahay, building, trabaho, sasakyan. Pagdating dito, medyo marirelax kayo dahil, ayun nga, probinsya nga yung team nung lugar ng mga pabahay na to. So yun yung isa, no, the advantage. Pangalawa, pangatlo na pala tayo na dapat expect nyo pagdating nyo dito sa mga pabahay. Yung transportation din. Kasi yung transportation dito, wala pong jeep, no? So, ang pinaka-main transportation dito, tricycle. So, yung una, yun nga lang, medyo, kung nasanay tayo sa jeep, may pagka-pricey yung mga tricycle. Depende ho yan sa layo ng lugar ninyo, doon papunta sa mga katulad sa bayan. Kasi, ang pinaka-minimum talaga dito ay 25 per head. Kung papunta ka kayo sa bayan, medyo nagtataas yung rents kasi humaba na, mas lumayo na. So yun yung isa sa mga parang hindi magandang madadat na natin dito na masasabi ko dito sa mga pabahay, yung transportation. Kasi siyempre, pag pumunta kayo ng bayan, so kung 25 lumayo, gawin 30, maging 35 per head. Or kung
single kayo, solo lang kayo, special ho yun. So 100% asahan nyo na. Mamamasahe kayo ng 100 balikan. O hindi o higit pa. Pagka special kayo, kung solo lang kayo napupunta doon. So yun yung isa mabigat. Kasi yung ganung kalaking pamasahe, eh, tingin ko, meron na tayong almusal, tanghalian, o may pambili na tayong pagkain para sa ating pamilya. Diba? So yun lang. At syempre, yung dadatnan din dito, sa tubig sa akin, deep well, no? Deep well, pero talagang maayos naman, maganda yung daloy ng tubig. Kumbaga sabihin, meron talaga na na-provide na tubig. At makikita nyo, katulad nito, nakaabang na siya. Lapit tayo dito sa isang bahay. So ayan, no? Ito yung coast na, papunta dun sa main line, no? Dun sa deep well, tapos yun yung inaano, itatap na lang nila yan doon pagka na-relocate na kayo. Papunta dito. Okay, at yun din, yung isa pa sa maganda na dapat i-speak natin kasi probinsya medyo hindi ganun ka-pricey din yung kuryente kumpara sa Manila, no? Yung kilowatt hour niya medyo mas lowest yung ano ng kuryente sa probinsya kasi nga siyempre probinsya kaya mas mababa. Yun yung maganda. Okay, at yun, para magkaroon tayo ng idea kung gaano kaganda yung bahay talaga, masasabi ko na talagang ano ako na ipagmalaki sa inyo, makikita nyo, pasukin natin itong isang bahay na to. So ayan, to bukas na siya, naka-tiles na. So naka-tiles na yan na 30 by 30 yung size, yung buong bahay na to. So ayan, pasok tayo dito. At may nagbasag pa ng buti dito. Ayan o. At yan o, yung pinakasala. At the same time, may kwarto na. Ayan o. So, pasok tayo dito. Ayan, kompleto na siya o. At may kwarto. Ito yung kwarto niya. So, nakalak. Huwag na natin pakialaman. So, syempre, may lababo na. Common naman yung lababo talaga kahit sa mga private subdivision na may ganito lang kalaking lababo. Hindi ka naman, wala pa akong nakikitang kahit sa mga private subdivision na ang laki ng lababo, ang lapad na. So, kadalasan mga ganito, parang 1.5 meters yung laki. At same time, meron na rin itong lababo, so tatap na lang. As in, ayos na siya. Yun, meron din parang cabinet na. At yun, meron siyempre extension. So, ayan, kung gusto nyo yung extension dito, meron pa. Halos 1.5 meters yung lapad, ang haba naman, kung gaano kalapad yung bahay. So yun yung isa na magiging yung maayos at maganda na pabahay na aabutan natin dito sa pabahay ng gobyerno. Okay? So yun, makikita nyo kung gaano talaga kalapad yung bahay, yung kabuuan niya. So hinati siya sa gitna and then sala, tapos kwarto. Yung pagkaka-arrange, no? Pagkaka-design ng bahay. The same time nga, siyempre, naka-tiles na yung buo ng bahay, naka-tiles na siya. So, ibig sabihin, sakto na, wala na problema. Maayos na, hindi katulad yung iba mga pabahay na wrap pa. Ito, pinturado na siya, naka-finished product na. Kung ano nakikita nyo na yan, yan na talaga siya pagka pumunta kayo dito, pagka na-relocate kayo. So, yun lang, yung mga, isa sa mga dapat natin asahan na pinakamaganda, pagkakaroon tayo ng maayos at magandang bahay na nasa subdivision na. At yung hindi naman, yung trabaho, medyo mahirap ang trabaho talaga dito. Yung transportation, talagang medyo may pagka-pricey yung pamasahe dahil nga tricycle yung main source ng transportation. Ano pa ba? So yun, yung hindi maganda, no? Na dadatnan na natin dito para sa akin lang, depende sa inyo. Kasi kung nasanay tayo sa jeep, medyo tricycle na kasi ng transportation, kaya mas mataas. At sa kuryente naman, mas mababa, yun din yung maganda. Tubig meron naman. So yun, yung isa na dapat nating asahan na dapat ready tayo pagdating natin dito. Kasi yun nga, sinasabi ko na kahit ako, natatakot din ako na umarikot mapunta dito kasi ang nasa isip ko, yung mga nakaraang mga pabahay na laging napapabalita na ang papangit nga ng mga pabahay. No, wala sa ayos, rap, at yun nga, ang daming problema. Pero ito,
Itong mga pabahay ngayon na gawa na nakatayo dito sa Naik, masasabi ko na talagang napakaganda at napakaayos para sa isang pamilya na merong 6 na tao. Kasi naka-tiles na, may lababo na, kumpleto na lahat. So, syempre, sipagan na lang nating magtrabaho. Kasi kahit sa private, di ba? Wala naman talaga silang asa na trabaho dun sa lugar kung nasaan yung mga private subdivision. At the same time, nasa mga probinsya rin naman yun. Pero hindi nga lang kalayuan sa Manila. At sila, nagtatrabaho din sa Manila at pupunta din lang ng Manila magpabiyahe. Yun din yung ginagawa nila. So katulad natin na galing mga former settler na na-relocate dito, ganun din yung dapat maging ideal natin na kung nasaan yung trabaho natin, di ganun din, pupunta lang tayo doon. At the same time, meron po tayong uuwian na maayos at magandang bahay. Okay? So yun lang yung mga aasahan natin pagdating natin dito sa mga pabahay ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. So yung number one, meron po tayong maayos at magandang bahay na naka ano sa isang subdivision. So para sa isang pamilya na merong 4 na 6 na tao, malaking malaki yung bahay. The same time, kung meron kayong extra pera, pwede niyong i-develop yung pabahay, no? Para sa kung saan magiging komportable kayo sa pagtira ninyo sa bahay. Pero para sa akin, napakaganda ho talaga ng mga bahay ngayon, no? Kasi naka-tiles na, naka-pinturado na. So yun, pakasulid. Diba? Okay. So yun lang yung topic. Maraming pong salamat sa inyo. At maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Kung sino man pa yung hindi nakakadaan o mapadaan yung video natin sa inyong mga platform, sa inyong ano, pakisubscribe na lang po yung ating YouTube channel para mas marami pa tayong magawang videos na i-upload natin sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po.